Pero ito na, ladies and gentlemen, the battle between Blood of Champions versus Mavos Seira. Game number 2 ng ating best of 3 series. Series number 1 para sa ating qualifiers for. Tingnan natin kung sino ang unang mag-a-advance for tomorrow's final dance ng ating qualifier stage, men. Yeah. See, we are down to 3 teams na nakapasok again for the group stage, and kulang na lang po ng isa. So tomorrow natin malalaman or makikita kung sino yung last team na makakapasok for group stages. Oh, tingnan natin yan, mga kaibigan. Sa team Mavos Seira, talaga naman nag-unleash agad sila dito na talaga namang nakakatakot na damage against XV2. XVJ? XVJ ba yung XV2? Feeling ko XBJ, pero kasi si XB... Si XB... Hindi na... Numen na... Roman numerals. Numerals. XB... Numerals. XB11, mga kaibigan. Si XB 10, na... Si, kasi 10 yung XB5. So, 16? Ah, 17. 17. Si 17. Mga kaibigan. Pero si Feverbert, naku, naipit. Pero kasi may dash out naman yan. Oxygen, maiista ni Primo. Pero still, mga kaibigan, testingan pa lang na mga sito. Isang minuto pa lang, wala pang kaya mag-first blood dito. Well, ito kasi yung gameplay ng dalawang teams natin eh. Even from game number 1 kanina, it's the same touch. Yeah. It's the same thing. It's the same rotation. So, mas pinili talaga nila yung teams or yung mga heroes na mas madedependahan mo pag tumagal ng team fight. Nako, pero fastest kill of the game, nagkapalitan agad ng kill. Nakakuha ng take isang kill yung ating Mavos Seira in Blood of Champions. Kukuha pa nga taas sila. Pero again, that fastest kill of the game is brought to you by Dito Telecommunity, the newest and fastest data connection in the Philippines. 2 minutes mark, 1-1. At talaga namang looking good yung Mavos Seira in Blood of Champions dito. But looking at you, naku po, kaya niyang patayin si Zachary LOL. Naku. Pero, oy, ayun lang. Level 3 Yugyuf, mga kaibigan po, mapatay ng level 4 na core. Pero mabibig up siya dito. Kung ako sa'yo, di kita gagawin. Nako, yun lang. Pero, ay, teka lang ha, meron tayong glorious pathway coming in from Primo. Nako po, ladies and gentlemen, napakasakit ng mga members ng team Mavos Seira. Zera pumasok din. Sabi niya, only love can hurt like this daw. Pero kasi... Ay, double kill yan, no? Double kill, kaya ni Feverbert yan. Uy, hindi ata. Eh, wala din siyang... kayang i-control to go in. Yeah, the damage there, pero with kind of HP, mas wala na rin siyang ultimate, so hindi niya nag-commit into a very crucial situation kasi, yeah, he can get the double kill, pero how sure are you na makakuha ka double kill? Usually, hindi na pumutas yung pagiging greedy mo tol eh. Kapag feeling mo, kaya mo makill tapos hindi pala. Naku, yun lang. Yung mga ganong playstyle at yung greediness. Ay! Si SP4, masyado siyang malalim at hindi pa napitas ni Yugyuf dito si Doc Daniel. Carry with the double kill. Mati kills na yan pagka naka-double kill yung carry ng early game natin. Masakit na yan maya-maya, mga kaibigan. Now, 5-3 ang ating score. Time check, 3 minutes. And that time check is brought to you by Dito Telecommunity. Sabihin ko sana, time check. Mahal mo ako pa ba? Ay, mali. Ulit. Ah, sige. Time check. Ako pa ba? Ako pa. Ay, tama yun. Alam mo kasi, yun. Ulit. Okay, 3, 2, 1. Wag na! Oh, sige. Pero kasi... Oh, go. Sige, ikaw na. Sige. Ito na. Ito na, guys. Akala ko ba ako na? Oh, sige, ikaw na. Maulit ka pre, ha? Pero tayo lap tip na naman. Mabastar dyan. Pero, anyway, guys. Again, ngayon sa top lane natin, as we can see, 3-man rotation. Medyo nakakatakot yun, pero glorious path na ilalag ng red carpet dito. Medyo mag-advance sa konti ni Mavos Seira. Makaka-pick off ng isa, pero at least may trade-off nga lang sa bottom lane yun. Nako, sa may bottom lane, nakakuha din ng take isa ang Mavos Seira in Blood of Champions. Pero for me kasi, mas delikado ang kinukuha ng Mavos Seira dito kasi... Talagang tinatry nilang kunin si Rekka and si Doc Daniel. Uy, ay, si ay, nagkamali ba ng ano? Ng incandescent si Yugyuf, mga kaibigan. Zerap versus Zachary. Tingnan natin talaga namang the battle of assassins. Ladies and gentlemen, Primo medyo konti ang boy retrihan. Ay! Oh. Si XV pa rin na makakuha nito. Primo binabanatan ng carry. Oh no, killing spree for paring Doc Daniel. What's good? In the hood. Diba? Pero... ngayon, actually, parang ang tagal ng game duration natin. We're in fact, pa 5 minutes pa lang naman tayo, 7-4 into our game, KDA. And it
looks like mas lumang dito ang team BOC in terms of the kills and of course konti lang naman difference in terms of the gold lead. Yeah, and let's see ladies and gentlemen how things will work out for the both of the teams dito, pero kasi sa nakikita natin ngayon no. We really can't say kung sinong lalamang dito sa ating latter parts of the game kasi dati si Kari pagka late game sure vote na yan, landslide vote Kari na yan men. Pero kasi pambugbog ng tank. Oh, pambugbog ng tank. Pero kasi for Spank Me, yung ating Beatrix, talagang iba kasi yan min, eh. Beatrix kayang mang one hit delete niyan. Flicker shotgun nako, tapos talaga. Sabog ang ulo. Pati laman. Yan, sabog. Mm-hmm. Mahirap pag nasabog yung ulo at laman. Nako, yun talaga. Iba yan kasi critical yun. Eh. Critical talaga. Critical talaga yun. Pwede ano yun, pwedeng magbunga ng iba pang ako na ito. Pagsuho ko na yung tol, pero ito si Yugyuf. Talagang hilig din ang kumuha ng teamfight. Ang hilig mag-amok ng laban. Off-camp kill. Papibikof dito si Oxygen. And that's going to be a kill para sa side ng Mavos Seira. Yugyuf na puro dito with the knockups. Potential pa siya maging next casualty. Trade-off sana. Nga lang, nag-side na si Yugyuf. Pagka low on HP ang Gushon, wala na akong magagawa. Kahit kasi pasok lagi na pasok ang Gushon. So, hindi advice na low HP siya makipagbakbakan. Nako po, pero kasi may bakbakan naman sa may top. Ako po, SP40 namaan ng knock-up. Tapos may knock-up after knock-up. Serap, bagsak sa side ng Team Mavos Seira. Grabe naman yung Team Blood of Champions dito. Talaga namang yung mga setup plays nila. Pang TikTok, pang Just ML official TikTok mga kaibigan. I-like at i-follow na yung ating Just ML official. Pero, sayang, ganda sana eh. Item check na, Derek. Okay. Emak. Nanginig. Well, may bibilihan dito si Valentina. Mga Daxlin, may mga 2 core builds rin dito. Yung mga goldeners natin. Even, actually same na eh. Pero mukhang sa in terms of the core to core, eh, medyo lumalamang nga lang naman ang bahagya. Pero bahagya lang to. Actually, more on na pa rin talaga tayo eh. Execution. So ngayon, Turtle can somehow boost yung gold natin. Pero medyo ang hirap kasi basahin ng mga units ngayon. As you can see, nako. Para sa kanilang side, nagkakaroon tayo ng kapaan sa may turtle side. Ay, pero yung Feverbird, nako po mga kaibigan, si Oxygen Flicker. Delicado, Yugyuf, ay, isang isang slaughter blade combo lang from Yugyuf mga kaibigan, instant pick-off. Pero Zerap, nako, anong gagawin niya dito? Ay, na-stun! Si XB naman makakuha nito. Primo, nandun sa may kabilang banda, pero kasi nananakit sa damage output na pinapakita nung ating carry. Eto, uy, naipit yung kabayo. XB, kaya niya bang umalis dito? Pero actually, si Yugyuf pang aalis. Si XB na lang yan. Naging XB na tuloy siya. Pero, moving on to almost 8 minutes sa ating game time. And as we can see, for BOC, nag-advance sila na pakonti-konti para sa kanilang side. Lamang sila sa gold. Isang libo, hindi naman, mga 500 gold lead naman para sa kanilang side. And I think, Mavos Seira, hindi naman sila threatened sa ganung advantage. As long as pakunti-kunti nila sa secure yung mga turrets, yun naman daw yung maging advantage nila dito. Kasi ganun talaga yung game style eh. Nung BOC tapos yung Mavos Seira, same level sila ng skills. Kaya tumatagal yung game duration. Nako. Well, actually, ang ginagawa kasi ng Mavos Seira and Blood of Champions dito, parang passive-aggressive. Napaka-opportunist nila sa mga bagay-bagay mga kaibigan. And kapag wala namang action, talaga namang super-duper play safe sila dito. And ngayon si Primo, ang ginagawa niya na lang is talagang kapag may na-stun siya, tatakbo na lang. Pero kasi nahuli yung wild charge, pero luckily, mapipitas pa rin yung ating Primo that time. And ngayon, sabi ni Oxygen, teka lang, hindi pa tapos yung action. Zera, bagsak din sa side ng Mavos Seira. And for the Team Blood of Champions, nako, delikado to because nakapanood na natin to maring Lana. Alam na natin yung mga nangyari dito. And for Mavos Seira, I think, kailangan lang magandang positioning lang ni ni SP4. Sa magandang position na, alam nyo eh. Alam pero, na, matik nyo. Look at the team, BOC, konti-konti sila nakakuha ng towers para sa side ng Team Mavos Seira. And lamang na sila ng isang tower dito. So for Team Mavos Seira, actually guys, parang same lang sa game number 1 eh, no? Kung ano yung nangyayari, same lang din. So, I think malaki yung possibility na magkaroon tayo ng game number 3. Yun yung nakikita ko rito. Doon siguro ako talaga, parang yun yung pwede kong ma-predict. Well. Na yung parang may masabi ka talagang prediction. Siguro yung game number 3, ito nararamdaman ko rin. Yung mga prediction talaga. Ang predict, mahirap talaga yan. Lalo pagka, lalo pagka hindi mo sure. Pero kasi,
Ito mo, sure ata mga kaibigan, talaga namang hindi pa sila nagkaka-go dito. Testingan lang malala. Rika? Nako. Si XB parang hindi pa nakakita ng malupit na IMU. Wala pa, no? Ay, hindi. Ginamit niya yung ano kanya, Glorious Pathway. Yun pero kasi, Glorious Pathway, wala namang advance. Wala for me. Wala pang speed masyado lang. Yun. Speed lang, mga kaibigan. Siguro kung kinuha niya yung incandescence niya, no, Yugyup, yun, pwede yun eh. Pero kasi, ano lang, tamang dash away ka lang or flicker away ka lang dun. Parang ganun lang yun, mga kaibigan. Pero kasi, importante itong Lord Dance na to. Tingnan natin kung, ay! Si Fieberbird pa rin na makakuha nito, ladies and gentlemen. And now, Yugyup is down. Hinhabol, sino yun? Si John Amores. Primo is down, ladies and gentlemen, mga kaibigan. Now, hindi pa rin tapos yung Mavos Seira. At talagang binabanata nila is si Beatrix. Kaso kasi, pag flicker in ni XB, eh nakon, ang dami palang tropa ng XB, men. Ang daming X Battalion. Oh, pre, ilan ba sila? 6? 13. 13 ba? Oo. Oh, panoorin mo yung MB nila, men. 13 minutes. Ganong katagal. Grabe. Ito, 30 minutes? Ate ng gabi, ito. Yay. Okay. Alam ko, ano ba yung XB na alam pong kanta? Yun nga. Ano ba? Sikat na sikat. Kalimutan mo na yan. Sige, magliba. Sorry ang pangit ng boses ko. Anyway, hindi kasi ako talaga singer. Caster lang talaga, guys. Hindi, sayaw-sayaw. Hindi ko alam eh. Ay, hindi ka marunong sumayo? No. Parang nakakita ka na karoon. Huwag ka lang mag-isip. Okay. Hindi ako yun. Pasensya na. Uy! Ay, Yugyup. Ako natin yan ha. Pero gusto niya talaga i-pick up si Daniel eh. Oo. Kasi si Doc Daniel. Si Daniel kasi ano yan eh. Kumbaga, baby hero ng Blood of Champions. Kumbaga, alagang malala talaga. Sana all inaalagaan. Ako din eh. Kasi ako, di ako may makamusta nga. Di ako makamusta eh. Uy! Buti pa si Aubrey. Grabe ka nga dun, sir. Grabe si Aubrey. Oo. Kamusta ka na, Aubrey? Cheer up, Aubrey. O, di ba? Ikaw, cheer up lang na yung natuwa sana ako. Alam mo, kakapost ko ng mga memes, pre. May nagchat sa akin. Ano sabi? Mukhang malungkot daw ako. Nako. Pang sad girl era ka na. Hindi kasi. Dito, actually, guys, yung mga pinapost ko. Ano yun? Joke, joke lang yun. Ayun, sabi, oh. Hi, so your post ko naman, pinagdadaanan mo, kaya mo yan. Wala naman talaga ako pinagdadaanan. Wala lang, funny lang. Ay. Share ko lang. Kumbaga na lang yan, men. Misleading lang. Grabe si Sir Red dito. Share mo muna yung live show namin, Sir Red. Sabi niya, ox lang, Lana. Anong, yan na naman kayo eh. Ay, uy, nandiyan si, ano, si Paring Sal. Ay, pero kasi, nandito na rin si Fieberbird, mga kaibigan. Pansinin muna natin to bago yung mga issues ni Lana sa buhay. Ay, grabe. Ay, si Zerap, tinatry tumakbo. Pero kasi si Ox, uy. Oh. Buti na lang nakaapak ng Cyclone Eye. Pero eto na, nako, Doc Daniel. Delegado ang kanyang life. Luckily, may Wild Charge dito. Uy, babalik ka pa eh. Ano bang ginagawa mo dyan, sabi? Oh, mega kill for Rika. Talaga namang Blood of Champions, tol. Ganda, uy. Si Primo, wala na. Isa lang, tol. Pinagtulong, pre. Yun yung medyo ano, medyo confused ako sa playstyle na ginagawa ng Mavos Seira. Ang ganda na nung mga initiation nila eh. Kanina. Kaso, pagdating sa ano, na-extend yung team. Na-extend yung team fight. Medyo ano na, medyo nabibengkong namin. Eh, ganun kasi built si ano eh, si Doc Daniel eh. Patagal ng patagal, palakas ng palakas. Pasakit ng pasakit. Pasakit. Kaya guys, pag mabigat na yung loob nyo, bitawan nyo na pag di na kayo masaya. Oo, oh, kailangan mo nang i-let go. I-let go. Nako, ladies and gents. Tingnan natin to kasi Oxygen, lamang kay Fieberbird. Actually kasi sa mga nakikita ko, parang lamang si Benedetsky. Uy! No. Ako, mahahabol ni XB to pagka na... Ay, nag-IM yun ba? Hindi. Nag-IM yun. Hindi pala, ano? Hindi kinuha pala lang. Kinuha lang, mga kaibigan. Yugyup! Well, for me, actually, ano ha? Mm. Lamang yung Mavos Seira dito kasi instant delete na dapat yan si Doc Daniel kay Yugyup, men eh. Hindi na dapat pinag-uusapan yan. Hindi kasi yan. Ang hirap pasukin, pre. Kasi yan agad si XB. Oy! Sabi nga ni Direk Popey, agaw pa daw. Pero kasi... Ayun lang! Pinasok na yung Blood of Champions. Hindi nila masyadong nakalkula yung tropang Mavos Seira at talaga namang ubos. Uy! Yung apat na miyembro ng Blood of Champions, Oxygen. Kaya nyo ba bang depensahan ito? Kasi nga naman, Mavos Seira going for the lock turret na sa may middle lane. Ako, hindi na daw sila magsasayang ng oras. Pasok si Yugyup at GGWP. And that's going to be it for our game number 2. Congratulations sa team Mavos Seira. Ayun, medyo nagsabay. Grabe naman Mavos Seira doon. I really think na ano na, Blood of Champions yung mananalo because nahihirapan silang pumasok against Doc Daniel eh. Ah, okay na sana eh. Okay na, kaso nga lang Mavos Seira. Isang ano lang, men, isang pagkakamali lang ulit ng Blood of Champions.
Yun, tapos agad ang karera ng Blood of Champions. Pero kasi for BOC naman, lagi natin sila nakikita dito sa ating live stream, mga kaibigan.